Kamshi! So, welcome back sa akin channel. So, ayan, sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe and then click the bell button na rin para ma-update kayo sa lahat ng aking new video. So, anyway guys, dahil kakatapos ko lang mag-skincare, so ayan, look my skin for today. So, ayan, may mga redness and mga patubong pimples ako. So, ayan, kung nakikita nyo naman yung aking skin. So, kakatapos ko lang mag-skin care routine ko every morning. So, for now, i-try ko tong product na to. So, eto yung poreless ng Foucalure. Ayan, poreless matte air cushion foundation. Excuse me, inuubo po ako. Ayan. And, expiration nito ay 2026 pa. So, yun sa new shade nito. So, etong shade ko ay 101. Sadya na inuubo talaga ako. Hindi pa gumagaling yung ubo ko. Ilang days na. So, ito yung kanyang laman, mga mi. Ayan. Nakikita nyo. And, yung sa likod. 101, yung aking shade. 10 gram yung laman niya. So, Foucalure Poreless Matte Air Cushion Foundation. So, ayan siya. And, actually, nagamit ko na siya. So, gusto ko lang i-share sa inyo. And, ito. Ayan. Ganito yung tsura niya. So, ayan. May compartment siya for this cushion. Ay, foam. So, and, ito siya. Napakatipid niya. So, ayan. Gamitin ko siya. Konti lang. Tap-tap lang. So, tingnan natin kung fade niya yung aking mga red. So, ayan, pagpasensahan nyo na kung inuubo ako. Ayan. So, na-less naman. Aking dark under eye. And, ito yung pimples. Tingnan natin kung matatakpan. So, hindi siya masyado natakpan. Siguro kung ilang layer. Ayan. Siguro kailangan, ayan o, alan mo siya, magpatong ka, hindi siya madadala ng one layer lang. So, ayan. Pero kita ko pa rin yung, ano ko, ayan, pimples. And, eto. So, special ito, ah. Ayan, kitang-kita pa rin yung pimples. Ayan. Yan. So, kailangan talaga i-layer mo siya kung gusto mo hindi makikita yung mga pimples mo. Yan. Layer ko siya ng tatlo kasi para matakpan yung ano ko, yung mga pimples. So, pero nakikita ko pa rin siya sa personal. Yun o, kung nakikita nyo sa camera, ayun, nakikita pa rin siya, diba? So, ito yung meron, ito yung wala. And mamaya, i-contour ko siya ng konti para hindi masyado maputi yung face ko. So, ito yung half na nilagyan ko at ito yung wala. So, look the difference, yung without and with. So, ayan. Kuminis naman siya tingnan, pero makapal siya in person kung titingnan mo siya sa personal. But, sa camera medyo makinis siya tingnan. So, let's see kung mag-adapt siya sa skin ko. And, yan, tatapusin ko na yung for my whole face, lagyan ng ating cushion. So, ayan, mami. So, ayan, mga madam, na-apply ko na. So, as you can see, ayan. Kasi may mga nagpipila ko dyan.
And then, na mas lalo na emphasize niya yung namamalat na sa face part ko. So, ayan. Then, ayan. And nakikita nyo din, wala kasi ako nilagay na ano ba yan? Primer. Kasi nga, para masubukan natin kung ano ba talaga, kung hanggang saan yung ganda niya at effect niya. But, you can see, ayan o, nakikita yung mga pores. Ito yung namamalat at nag-break skin ko. So, you can see, napapabuntong hininga na lang ako. So, ayan, parang hindi ko siya bet kasi para mas lalong nagsisilabasan yung aking mga pores and fine lines. So, yun. So, ayan, pag inawakan ko din siya, tatanggal. So, i-retouch natin. So, ayan. Ayusin ko lang and then update ko kayo kung ano magiging feedback natin dito sa regarding dito sa poreless BB cushion. So, ayan mga me. Tatapusin ko muna yung aking makeup. So, ayan. Tinapos ko muna siya. And then, wait ko mga siguro mga 5 minutes para mag dry at mag set siya sa skin ko. So let's see, but for now hindi ko siya nagugustuhan. So yun, lalo na emphasize yung mga pores ko, mga drying skin, even na nag moisturizer na ako. So ayan, nakikita nyo diba, kitang kita yung mga drying dead skin sa face ko kasi nga may nagaano ako. So, ayun, nagbabalat siya. So, you can see, para mas na-emphasize yung mga malalaking pores ko. So, ayan. Hindi rin kasi ako naglagay ng concealer kasi nga, gusto ko ma-test kung gano'n siya kaganda sa skin at kung worth it pa yung pera ko sa kanya sa pagbili. Then, kung gano'n siya nag-last. So, ayan. Hindi ko din siya lalagyan ng powder. Kasi pag nilagyan ko to ng powder, tingin ko mas magiging kiki and parang magbibitak-bitak yung mga skin ko sa kanya. So, ganyan siya. So, let's see and let's try for a whole day. So, ayan mga madam. Update ko kayo kung ano magiging kaganapan sa poreless. So, ayan. Sa focal lure. Kung okay ba or not? So, ayan mga me, babalikan ko kayo. Tapusin ko muna aking looks. So, ayan mga madam. Ito yung aking final looks. Ito yung aking makeup for today. So, ayan. Kita nyo naman. Ginawa ko lang yung paraan. Kasi nga, as in, na-emphasize niya yung mga drying skin ko. So, ayan. Ito nakita nyo. Ito nakikita pa rin. Ayan, napapansin pa rin yung ayan, kung nakikita nyo. And then, mas na-emphasize niya yung aking mga pores. Kung nakikita nyo, ayan. And then, sa personal, nakikita ko pa rin yung aking, ayan, mga pimples. So, kitang-kita pa rin. Kahit kinapalang ko na siya. Ito, kita pa rin. Ayan, nakikita pa rin. But, hindi na siya totally, kumbaga, na-less yung mga pimple marks ko. Ayan. Pero, kailangan yung kapalan maglagay. So, kung mainit, ay, Diyos ko, ayan siya. Ewan ko na lang kung kaya nyo makapal na makeup. So, ayan siya. Ayan. Kaya na mag-judge and look. And, mas na-emphasize yung aking mga fine lines dito sa aking under eye. Ayan. But, na-fade niya naman yung dark spot. Ay, dark under eye. But, as you can see, kitang-kita yung aking mga fine lines. And, yung aking mga pores, ayan, kitang-kita. So, kailangan talaga pala gumamit kapag gagamit ka nito ng primer para hindi siya ma-emphasize. And then, wala akong masabi. So, ayan, ito. And, sabi kasi dito, diba, ano siya, poreless matte air cushion foundation. Ayan, matte daw siya. But, for me, nung
Once na ginano mo siya, hinawakan mo, as in, sasama siya sa finger ko, nawawala, natatanggal siya. So, ginawa ko ng paraan, ilagyan ko siya ng a little bit powder para mas mag, ano siya, mag, alam mo yun, dumikit sa skin ko. So, ayan. So, mas prepare ko siguro, mas maganda na maglagay ka ng primer kesa ito lang ilalagay mo. So, ayan mga madam. And medyo heavy siya sa skin ko. Yun ang pakiramdam ko. Kasi mas gusto ko yung mga light, light lang sa face. Yung parang natural, natural look. For, but dito, kita niya. Ayan o, masyado na-emphasize yung mga line, line. Once na mag-ganon kayo. Then, ayan. Basta, para sa akin, hindi ko siya ganun kagusto. Kaya, eto, bira ko lang siya gamitin. Kasi nga, masyado siyang, bang siya gamitin. Kasi, to be honest, masyado siyang makapal kapag gagamitin mo. And, hindi ko siya bet. Kasi nga, mas na-emphasize niya. Ayan o. Ayan. Ganyan siya. Itsura niya. And then, na-emphasize niya lalo yung mga pores ko. Kita niyo, oh, ayan. And di naman niya totally natatakpan yung mga pimples. Ayan. Honest review lang tayo. So, kita niyo naman, ayan, ayan. Ayan, di ba? And lalong nagkaka, parang ang pangit tingnan yung wrinkles ko dito sa around ng under eye ko. So, masyado siyang parang nagiging looking old, lalo yung skin pag ginagamit ko siya. So, ayan, kaya ito, mostly, very less ko lang siya gamitin kasi nga, ganito ang effect sa skin ko. Even na naggamit ako ng too much moisturizing kapag gagamit ako nito. But, as usual, ganun pa rin naman yung effect. Kasi akala ko, damihin ko yung moisturizer para hindi siya ganun ka-dry sa skin ko. But, the same time, ganun pa rin, wala naman nagbago. And, mas parang nagkikiki siya around dito, ayan o, namumuo dito. So, ayan. So, ganyan yung effect dito sa akin. So, and based din sa experience ko, mas naging oily ako dito sa poreless kasi kinamit ko na to many times. But, bihira ko lang talaga siya gamitin for occasionally kung may mga importanteng lakad. But, nung na-try ko na siya ng many times, so hindi ko na siya nagustuhan kasi masyadong na-emphasize nga yung aking mga pores. So, ayan siya. So, nakakasad lang kasi hindi rin naman siya pumasa sa akin kasi nga mas lalong naging mature tingnan yung skin ko sa kanya. So, kasi may managamit naman ako na BB cushion na alam mo yun, parang ang glow ng skin ko sa cushion. So, dito, hindi ko siya gusto kasi parang mas nagiging matured yung skin ko. And, namumuo-muo siya, nagsisiksik siya sa mga gilid-gilid. Ayan, kung may mga fine lines kayo dyan, yan, na-emphasize talaga nitong poreless focal lure. So, ayan. Maybe sa inyo, okay. But, lalo na kung, for example, marami kang mga bumps sa skin, sa face mo. So, hindi siya maganda. Hindi siya maganda gamitin sa face kasi mas lalong na-emphasize niya at parang ang pangit niya tingnan. To be honest lang. So, honest review lang. And anyway, ito ay own money kaya honest review tayo dito. So, ayan mga madam. Kayo na mag-judge. So, ayan. So, since na nagamit ko na to ng maraming beses, ayan. For me, kung i-rate ko siya, siguro 3 lang. For the price, okay naman yung price. For the packaging, super shala. Maganda, ayan. Ang ganda niya din, dalhin ko san-san kasi very handy lang din siya. But, sa formula niya, hindi ako satisfied. Ayan, so, 3 lang siguro ang score ko dito sa product na to. So, ayan mga madam. So, ayan, dahil honest review tayo. So, ayan, sinabi ko lang din naman yung totoo kung maganda siya o hindi at worth it nga ba. So, maybe kasi iba-iba naman yung ating skin type. So, mas try na lang din para kayo na rin mismo kung magusto nyo o hindi. So, ayan. So, make sure kung gagamit kayo nito, mas maganda kasi na-try ko siya. Mas maganda gumamit kayo ng setting spray kasi mas lalo siyang parang mas mabuhay kasi
masyado siyang dry sa skin kung ito gagamitin nyo. Tapos, paggamit nyo ng powder nito, i-less nyo na lang din. Halimbawa, kung mag-finish ano kayo nung powder, matte, mga powder finishing products. So, less nyo lang. Kasi the more nyo dadamihan, the more nagiging kiki. And ang pangit niya tingnan, promise. So, ayan. Hindi kayo magiging komportable na lumabas. Kasi, pangit niya tingnan. Once na, hindi kayo gumamit ng moisturizer. And then, dapat may setting spray din kayo. And then, less powder din. Para hindi siya masyado ma-emphasize yung mga drying skin nyo. Kasi, based din sa experience ko, mas lalong na-emphasize yung mga drying skin. Kung lalo may mga nagpipil-pil kayong maliliit sa face nyo, mas lalong na halata dito sa product. So, ayan mga madam, hanggang dito na lang aking review about dito sa Poreless Focalure. So, ayan mga miss. So, hopefully nakatulong to sa review na to sa mga naghahanap ng baby cream, baby cushion. So, ito try nyo din. Malay nyo okay sa inyo. So, for me kasi hindi siya naging okay. So, ayan mga madam. Anyway, don't forget to subscribe my channel and then click the bell button na rin para ma-update kayo sa lahat na aking notification and new upload videos. So, ayan mga madam. Bye! Have a good day! Bye!